mabuting balita para sa araw na ito. Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw, mga kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ika-26 ngayon ng Nobyembre, ipinagdiriwang ng Pauline family ang kapastahan ng aming tagapagatag na si Blessed James Salvarian. Samahan niyo po kami sa pagpupuri at pasalamat sa Panginoon sa karismang ipinagkaloob niya kay Blessed James Algarion na gamitin ang makabagong instrumento ng komunikasyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maririnig natin sa mabuting balita ngayon na kinalugda ng Panginoon ang 2 baryang abuloy ng isang pobreng biyuda. Pakinggan natin ito ayon kay San Lucas, Kabanata 21, Talata 1 hanggang 4. Tumingin si Jesus at may mayayaman na naghuhulog ng kanilang abuloy sa kabangyaman. At nakita rin niya ang isang pobreng biyuda na naghulog ng 2 barya at sinabi niya, "Talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng dukhang biyudang ito. Naghulog nga silang lahat sa kabangyaman mula sa sobra nila. Subalit, inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan." Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May kwento tungkol sa isang estudyante na pagkatapos ng kanyang klase, tinitipon ang mga batang kalye sa kanyang dinaraanan at tinuturuan silang bumasa at sumulat. Mula sa kanyang tinitipid na baon, bumibili rin siya ng mga papel at lapis na ipinamibigay ng libre para magamit sa kanilang pagsasanay. Ayon sa kanya, ang ganitong gawain ay lubos na nagpapaligaya sa kanya. Hindi nalalayo ang estudyanteng ito sa biyudang pinuri ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na pinakamahalaga sa lahat, inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Sa madaling salita, isusubo na lang sa bibig, ipinartipa sa iba. Ibinahagi rin ng estudyante ang kanyang oras, talino, pera at lakas para maturuan ang mga batang dukha. Ano ang nagbunsod sa kanila para gawin ang ganitong munti subalit napakadakilang bagay? Bakit nila nagawa ang ganito? Sa estudyante, sa pagmamahal at pagkalinga sa mga batang hindi nabigyan ng pagkakataon ng lipunan para mapaunlad ang sarili at magkaroon ng magandang bukas. Sa biyuda naman, buong puso niyang inialay ang lahat dahil lubos ang kanyang pagmamahal at pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos. Hinahamon tayo ng 2 kwentong ito bilang mga tagasunod ni Kristo na isa puso at isa gawa rin ang 8 dakilang pagkakawang gawa na makatutulong sa pangangailangang pangkatawan ng iba. Kabilang dito ang pagpapakain sa gutom, pagbibigay ng tubig sa uhaw, damit sa walang kasuotan, tirahan sa walang bahay, pagdalaw sa mga may sakit at sa mga nasa bilangguan, paglibing sa yumao, at pangangalaga sa lahat ng mga nilikha, maging tao, hayop o kalikasan man. Ano ang maisasagot natin sa araw na ito sa mga hamon niyang ito? Amen. Mga kapanalig, isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng mga panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang
Napakaikli ng buhay para sayangin sa walang kwentang bagay. Sikapin nawa nating mabuhay lagi sa pagmamahal, sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating sarili, sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.